Isang site inspection para sa mga binibiyahing baboy ang isinagawa kahapon, August 14, sa iba't ibang lugar sa bansa kabilang na ang Batangas, kung saan naglagay ng animal checkpoint sa barangay San Rafael, Santo Tomas, Star Tollway. Ayon sa mga tauhan ng Batangas Provincial Veterinary Office, kapag may nakita silang sintomas ng African Swine Fever o ASF, doon sa entry point sa Star Tollway sa Santo Tomas, Batangas, ay pinababalik na nila sa pinanggalingan at hindi na pinapapasok sa lalawigan o pinalalabas man. Check po namin yung mga baboy kung may tama po ng symptoms tulad po ng pag nagbabile po yung mga tenga or ibang parts po ng skin ng baboy. Check po namin kung nagtatay po or naglalaway. Yun po ay sign na po ng ASF po yun. Kaya po namin kinecheck. Kahapon, pinabalik ang mga baboy na galing sa bayan ng Lemery at Agoncillo na may escort na pulis matapos makitang may mga baboy na matamlay at naglalaway na kabilang sa mga sintomas ng ASF. Maaga pa lang ay nakapwesto na ang mga tauhan ng Bureau of Animals Industry, Batangas Provincial Veterinary Office at Philippine National Police o PNP sa Star Tollway dito sa Santo Tomas, Batangas. Ayon kay Waylon Pimentel ng Provincial Veterinary, pagpasok sa entry point, agad na sinusuri sa checkpoint ang mga baboy at dinidisinfect ang mga sasakyan para matiyak na walang may virus na makapapasok o makalalabas sa lalawigan. Pag yung pagpapasok po, ang hinahanap po sa kanila, mga kalimitan po, trader pass, handler license, tsaka po transport carrier. Para mo makakuha po sila doon ng disinfectant stub po. Tapos pag dito naman po sa palabas, hinahanap rin po namin trader pass, handler license, tsaka po yung transport carrier. Tapos yung stub po na galing po sa disinfection area. Tapos pati po yung mga galing farm na ano po nila, AIC, BHC. Gayun din ang ginagawa sa exit point naman ng probinsya patungong Metro Manila. Kalakip ang Trader's Pass Certification na hinahanap sa mga driver na may dalang baboy. Nananatiling walo ang bayan na apektado ng ASF sa lalawigan, partikular na ang bayan ng Lubo, Calatagan, Lian, Rosario, Talisay, Tuwi, San Juan at Lipa City. Samantala, naka-total lockdown pa rin ang bayan ng Lubo kung saan walang pinapayagang makalabas na baboy sa munisipyo. Umabot sa 12,000 baboy ang namatay sa nasabing bayan. Patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng DA BY para maiwasan ang pagdating ng mga baboy na may ASF sa mga pamilihan. Bukod sa Santo Tomas, mayroon ding kaparehong isinasagawang inspeksyon sa Laguna at Cavite. Ari Silvestre, humahatang sa balita ngayon!